Okay, so tapos na tayong gumawa ng adjusting entries. Makakapag-proceed na tayo sa preparation ng worksheet. Sa pag-prepare ng worksheet, ang una natin gagawin is ilalagay natin yung heading ng worksheet. Ang entity na ginagawa natin ng accounting cycle is si Wedding RS. Ilalagay natin yung heading ng worksheet. Lagay natin yung pangalan ng entity, which is si Wedding RS. Pangalan ng entity. Then yung worksheet. Then yung susunod is yung period. Ang period ng ginagawa natin ngayon is for the month ended May 31, 2019. Pwede yung nandito sa gilid or pwede ring nasa gitna ang heading. After natin malagay yung heading, ang susunod natin gagawin sa paggawa ng worksheet is titingnan natin yung chart of accounts ni Wedding RS. Ito yung chart of accounts niya. Nire-write na lang natin sa index card. Ang balance sheet accounts ay nandito. Ang income statement accounts ay nasa likod. Ang mga account titles na nasa chart of accounts is ilalagay natin dito sa account title portion. And ang pagkakasunod-sunod ng account title is mauuna yung mga current assets, sunod yung non-current assets, sunod current liabilities, sunod ay non-current liabilities, sunod ay equity accounts. After ng equity accounts, we have the revenue account. Then ang huli is yung expenses account. Ilalagay natin siya sa account title. Lahat ng nasa chart of accounts. Una, cash. Sunod, accounts receivable. Okay, so nailista na natin yung lahat ng account title ni Wedding RS. Ito yung steps ng preparing the worksheet. The steps in the preparation of the worksheet are as follows. So gagawin natin siya step by step. Number one, enter the account balances in the unadjusted trial balance columns and total the amounts. Okay, first step. Ilalagay natin yung unadjusted trial balance dito sa columns na ito. We have the trial balance. So, yan yung unadjusted trial balance. We have the debit and the credit. Lalagay natin yung mga debits and credits ng bawat account. Yung figures. Then, after natin malagay is, ito total natin yung debits and credits. So, ito yung trial balance na ginawa natin nung step 4, ito yon, yung ginawa natin siya sa yellow paper. So under step 1, yung trial balance, yung mga figures dito sa debit and sa credit is ilalagay natin dito sa trial balance portion ng worksheet. Itong portion ng worksheet na ito is yan actually yung unadjusted trial balance. So ilalagay natin yung mga figures dito papunta dito. We have cash. Debit, 22,200. Accounts receivable is 12,000. Supplies, 18. Okay, naplat na natin yung asset accounts. Susunod natin yung liabilities. We have the notes payable sa credit. Notes payable sa credit, 210,000 pesos. Notes payable ay 210,000.
Accounts payable, 53,000. Utilities payable is 1,400. So salaries payable, wala pa siyang figure dito. Utilities, we have 1.4. Unearned referral revenues, 10,000. So ito yung unearned referral revenues, 10,000 pesos. Gevera Capital sa credit ulit, 250,000 pesos. We have Gevera withdrawals na debit, 14. Gevera withdrawals ay 14,000 pesos. Consulting revenues is 62,400. Salaries expense, 13,800. So ito yung salaries expense. Ito, we have 13,800. Utilities is 4,400. So utilities expense ay 4,400 pesos. Okay, so nailagay na natin yung mga figures ng debits and credits nung ginawa natin sa trial balance. So nilipat na natin siya sa worksheet. After mailagay yung debits and credit figure ng bawat account title, ang sabi is ito total natin yung total debits and total credits. So we have dito sa portion na to, ilalagay natin yung total. So we have total. Total debit is 586,800. Total credit is same amount, 586,800. So nagawa na natin yung portion ng unadjusted trial balance ng worksheet. Ang isusunod natin is yung adjustments portion ng worksheet. After adjustments, we have the adjusted trial balance, income statement, and balance sheet. So, yung susunod na step sa paggawa ng worksheet is enter the adjusting entries in the adjustments columns and total the amounts. So, ang gagawin natin is last time gumawa tayo ng mga adjusting entries ni Wedding Aras, and ang gagawin natin is yung mga adjusting entries, ire-reflect natin siya dito sa portion ng adjustments, and after ma-reflect is itototal natin yung amounts. Okay, magpo-proceed tayo sa adjustments column, then babalikan natin yung mga adjusting entries na ginawa natin dun sa last topic natin. So ito yung mga adjusting entries noon. Yan, ito 'yon. Ito, itong portion lang na ito. We have ito yung mga adjusting entries. So meron itong rent expense hanggang sa accounts receivable, credit consulting revenues. Yan yung mga adjusting entries na ilalagay natin dito sa adjustments portion ng worksheet. For example, ito, mag-proceed na tayo sa paglalagay ng adjustments sa worksheet. First is yung letter A. Ang adjustment is debit rent expense, credit prepaid rent, 4,000. Ire-reflect natin ito sa worksheet. Debit rent expense, credit prepaid rent, 4,000. So, yung rent expense, nasa expense account, dito sa portion na to, prepaid rent is asset. And ito ay adjusting entry, letter A. Ire-reflect din natin yung letter dun sa adjusting entry. Rent expense, prepaid rent, 4,000 pesos. So, we have rent expense, which is ito. So, lalagay lang natin dito yung letter A. Debit, 4,000. So, sa debit natin ilalagay yung 4,000 pesos rent expense. Ito yon.
Siyempre, ang adjusting entry may debit, meron siyang credit. Yung kanina, credit sa prepaid rent. So, hahanapin natin yung prepaid rent, which is ito. Nilalagay natin yung letter na A. Then sa credit, 4,000. So, balance yung total debit sa credit. Dapat laging balance ay ang debit and credit dito sa adjustments ng worksheet. Sunod ay letter B. Okay. Letter B is insurance expense. Credit prepaid insurance. 1,200. So, insurance expense is ito. Ayan, nandito siya. Insurance expense, letter B. 1,200. Credit sa prepaid insurance na ito, letter B. 1,200. Letter C. Supplies expense, credit supplies, 3,000. Okay. We have the supplies expense, which is ito. So, letter C. We have amount ay 3,000. Credit supplies, which is ito sa balance, sa upper portion ng trial balance. Letter C. Sa credit, 3,000 pesos. Okay, next, letter D. We have the adjustment for depreciation. Debit, depreciation, expense, service vehicle, 4,000. Credit, accumulated depreciation, service vehicle, 4,000. Nalagay natin sa worksheet. Depreciation expense, service vehicle is ito. Ito yung account for the depreciation expense. So, letter D. We have 4,000 credit sa accumulated depreciation, which is ito. Accumulated depreciation, service vehicle, we have letter D. Na? 4,000. Next is depreciation expense office equipment, letter E. Credit accumulated depreciation office equipment, 1,000 pesos. So ito yung depreciation expense office equipment sa worksheet natin. We have letter E na 1,000. Credit accumulated depreciation office equipment, which is ito. Letter E, 1,000 pesos. Next, letter F, debit unearned referral revenue, credit referral revenues, 4,000. Letter F, debit unearned referral revenue, nasan yung account na yon? Liability account, so ito yon, unearned referral revenue. Debit sa letter F, 4,000. Debit, ito, debit. Credit, referral revenue. So, nasa naman yung account title na yon? Ito, referral revenues, letter F. We have 4,000 pesos. Letter G. Debit salaries expense, credit salaries payable, 1,800. Okay, salaries expense, nasan yung salaries expense na account? Letter G, ito. So, letter G. Salaries expense daw ay 1,800. Credit salaries payable, nasan yung salaries payable dito? We have, ito, salaries payable. Ito, letter G. Na, 1,800 din. Next, letter H, interest
Expense, credit interest payable, 3,500. Letter G, we have the interest expense na letter, letter H, interest expense na 3,500 pesos. Credit interest payable na 3,500. So ito yon. Letter H na adjusting entry. Interest payable 3,500 pesos. And last adjusting entry, we have the letter I, debit accounts receivable, credit consulting revenues, 5,300. Okay, accounts receivable is ito, yung nasa pangalawa. Letter I, debit daw ay 5,300, debit, ito, credit, dito naman natin lalagay, consulting revenue. So, ito, consulting revenues, letter I, that is 5,300 pesos. So, ngayon, nalagay na natin lahat ng adjusting entry, and kagaya ng unadjusted trial balance, kailangan din natin itotal ang debit and credit ng bawat nung column ng adjustment ng adjustments ng worksheet. Total debit is 27,800. Total credit ay 3 + 4 + 1.2 + 4 + 1 + 1.8 + 3 + 5 + 5.3000 + 4 = 27,800. So, balance ang debits and credits ng adjustments. Pwede na tayo mag-proceed sa adjusted trial balance. So, total debits under adjustments column is 27,800. Ganon din yung credit. So, dapat laging equal yung debits and credits ng adjustments. Parang sa trial balance din. So, dapat laging equal yung debits and credits. Ngayon, ang magagawin naman natin ngayon is yung adjusted trial balance. So, ang susunod na step is number 3 na tayo. Compute each account's adjusted balance by combining the unadjusted trial balance and the adjustment figures. Enter the adjusted amounts in the adjusted trial balance columns. So, sabi lang ng step 3 is pagko-combine lang natin yung unadjusted trial balance, which is ito, and yung adjustments, which is ito. So, syempre may mga adjusting entries dito. Kapag ito ay nireflect natin sa trial balance, mag-a-arrive tayo sa adjusted trial balance. So, number 1. So, gawin na natin siya. Cash, debit 22,200. So, wala naman siyang adjusting entry. So, adjusted trial balance, ang cash is still will remain the same sa debit. 22,200. Next, accounts receivable is 12,000 pesos. So, merong adjusting entry dito na debit 5,300. Debit yung A, accounts receivable, normal balance niya ay debit. May adjusting entry na debit din. So, debit, pagpaplasin siya, we have the 12,000 plus 5,300 equals 17,300. Okay. Supplies, 18,000. Mayroon ding adjusting entry. Credit, 3,000. So, meaning pagmaminusin siya. Normal balance ng supplies is debit. And merong credit sa adjusting entry. So, pag credit, bawas. 18 minus 3 equals 15,000 pesos. Prepaid rent. 8,000 debit minus 4,000 credit equals net balance is 4,000 debit. Prepaid insurance, 14,400 minus adjusting entry na 1,200. Therefore, adjusted balance ng prepaid insurance is 13,200 pesos. Service vehicle, so wala naman siyang effect sa adjust, walang adjusting entry relating sa service vehicle. So, adjusted balance is 420,000 pesos. So, nung sunod,
Accumulated depreciation service vehicle. So sa trial balance or sa adjusted or unadjusted trial balance, walang balancing naka-reflect. Pero sa adjusting entry, may credit na 4,000. Meaning, adjusted balance ng accumulated depreciation service vehicle is 4,000 pesos. Office equipment, 60. So, remain the same, 60. Accumulated depreciation office equipment. So, wala ring figure sa trial balance na unadjusted, pero may adjusting entry na 1K. Therefore, adjusted balance ng accumulated depreciation office equipment is 1,000. Notes payable credit side. So, wala ring adjusting entry will remain the same. So, adjusted trial balance, 210,000 yung notes payable. Accounts payable is 53. So, wala ring adjusting entry. We have 53 sa credit. Salaries payable. So, wala sa unadjusted trial balance pero may adjusting entry na 18,000. Therefore, adjusted trial balance is 1,800 salaries payable. Utilities payable, we have the credit sa unadjusted trial balance pero walang adjustment. So, the credit balance of utilities payable still same. 1,400. Interest payable, so walang beginning, wala sa unadjusted. We have the 3,500 credit sa adjusting entry or sa adjustments. So, therefore, interest payable is 3,500. Unearned referral revenue, we have the credit 10,000 minus 4,000 kasi debit. Normal balance ng unearned revenue is credit. And kapag nagde-debit siya, nababawasan. So, 10,000 minus 4,000 equals 6,000 credit side. Gevera Capital, 250,000, remain the same. Gevera withdrawals, 14,000, debit. Income summary, so wala namang figure na naka-reflect. Okay, consulting revenues, credit side, 62,400. Tapos, meron ding credit dito, 5,300. Parehas credit. Credit yung balance sa trial balance ng consulting. Credit credit amount din yung nasa adjustments. So, 62.4 plus 5,300 ay 67,700. Referral revenue. So, walang beginning balance, wala sa unadjusted trial balance, pero may adjusting entry na 4,000 sa credit. So, 4,000, dito siya nakalagay. Next ay salaries expense. We have 13,800 sa debit. Tapos, may 1,800 din na debit. Therefore, dalawang debit, expense, normal balance is debit. 13,800 plus 1,800 equals salaries expense ay 15,000. Ah, sorry, sa debit. 15,600. Okay, debit ang salaries expense, debit sa adjustments or adjusted trial balance. Salaries expense ay 15,600. Supplies expense, so walang balance sa unadjusted, so pero may 3,000 sa adjusting entry. Debit balance is 3,000 pesos. Rent expense, we have rent expense na 4,000 adjusting entry, 4,000 pesos. Insurance expense, 1,200 sa debit. Depreciation expense, service vehicle sa debit ng adjustments, so 4,000. Depreciation ng office equipment, 1,000 sa debit. Therefore, kapag nasa adjusted balance na yan, or sa adjusted trial balance na yan, is debit na 1,000. Miscellaneous expense, so wala namang figure na nag-reflect. So, wala siyang amount.
Interest expense is 3,500 debit, therefore debit sa adjusted trial balance. And utilities expense na 4,400. So wala namang adjusting entry affecting utilities expense. Therefore, adjusted balance of utilities expense is 4,400. Okay, nagawa na natin yung adjusted trial balance, na reflect na natin yung mga adjusted amounts ng bawat account. Ang gagawin natin is itototal natin yung total debit and yung total credit. Okay, total the debit ng adjusted trial balance. So, total balance of debit side ng adjusted trial balance is 602,400 pesos. How about the credit? Sa credit, total credit balance ng adjusted trial balance ay 602,400. So, balance ang ating adjusted trial balance. Susunod na step is income statement, then balance sheet. Okay. Step 4. Ayan. Extend the asset, liability, and owner's equity amounts from adjusted trial balance to the balance sheet columns. Extend the income and expense amounts to the income statement columns. Total the statement columns. Okay. Meaning, paghihiwalay na natin yung mga account title na ito pagdating sa income statement and balance sheet. Yung mga income statement accounts is ilalagay natin dito with, syempre, yung figures, and yung balance sheet accounts is ililipat natin dito. Therefore, makocompute natin dito yung total profit kasi meron tayong income statement. And ang sabi sa step 4 is itototal din natin yung total debit and credit ng income statement and total debit and credit ng balance sheet